Nang makaalis na si Hera ay tumayo ako at lumapit sa may fence. Malawak ang lupain kaya marami ang nagamit. May nakita rin akong swimming pool hindi kalayuan dito. Siguro roon naliligo paminsan-minsan ng mga anak ni Tita Talina. Suot ko ngayon ay isang floral dress na damit. Hindi ko alam kung bakit ko ito isinuot. Siguro dahil kaunti lang ang dala kong damit. May binibigay naman sa akin si Papa ngunit tingin ko hindi bagay sa akin. Bumuntong hininga ako saka inilagay sa likod ko ang magkabilang kamay ko sabay lakad. Nawiwili ako sa mga nakikita ko at parang gusto ko rin lumapit doon. May kabayo na nagtatakbuhan at mga ducks. Nang makarinig ako ng yapak ay excited ko itong binalingan. Hera, punta tayo roon. Natutup ko ang bibig ko nang hindi si Hera ang nakita ko. Standing in all black polo shirt and jeans, Leonardo is here. Napalunok ako at medyo napaatras sa gulat. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Why are you here? Kunot noo niyang tanong sabay pasada ng tingin sa akin. Ha? Mas lalo akong napalunok nang mapansin ko na hindi pala nakabotones ang ibabaw na parte ng kanyang polo. Kaya lalo siyang naging maporma para sa akin. Ano? Kinagat ko ang labi ko. Namilog ang mata ko at medyo nataranta nang humakbang siya palapit sa akin. Were you waiting for me? Ngumuso siya. You are wearing a dress. Uminit ang pisngi ko at naibaba ang sarili sa damit ko. Hindi ako naghihintay sa'yo. Tanggi ko agad dahil baka isipin niya na nagsusuot ako nito para sa kanya. Dinala lang ako ni Hera rito at lumikot ang mata ko dahil sa kanyang mapanuring tingin. At nagkataon na ganito ang suot ko. Nagulat ako nang bigla siyang humalakhak. Mas lalo lamang akong nahiya. You are so defensive. Ngumisi siya sabay liit ng kanyang mata. How old are you? Ha? Bakit siya nagtatanong? Hindi niya ba narinig kagabi? Humakbang siya at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ano? Humawak ako sa fence na nasa likuran ko. 20. I'm older. Umayos siya ng tayo. But age doesn't matter. Ha? Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jeans. You want to ride a horse? Tanong niya. I saw how happy you are while watching the horses. Maybe you want to ride on it. Talaga? Umusbong ang saya sa aking puso. Pwede? Yup. Kinuha niya ang aking kamay na ikinagulat ko. Let's go. At inila niya ako habang hawak niya ang kamay ko. Magandang umaga, ma'am, sir. Bati ng isang lalaki habang pinapakain ang alagang kabayo. Binitiwan na ni Leonardo ang kamay ko nang makarating kami sa kwadra. Inilibot ko ang aking paningin sa buong kwadra at nakita kong iba't ibang klase ng kabayo. May available ba na kabayo rito? Seryoso na tanong niya sa lalaki. We want to ride on it. Meron sir, may tatlo. Gusto niyo bang tig-isa kayo ni ma'am? Tanong ng lalaki, sabay baling sa akin. She doesn't know how. She will ride with me. Sagot niya sa lalaki sabay baling sa akin. Sige sir, hintay lang po kayo, kukunin ko po si Kulot. Kulot? Nagtataka ko na tanong. Mahinang humalakak ang lalaki sabay haplo sa ulo ng kabayo na pinapakain niya. Pangalan po ng kabayo, ma'am. Sagot agad ng lalaki. Si Kulot ang pinakamagandang kabayo na naalagaan ko. Kulay itim po pero sobrang linis at kinis ng balat. Mahina akong tumango at niyakap na lang ang sarili. Nang makaalis na ang lalaki, nakita ko na naglakad-lakad si Leonardo upang silipin ang ibang kabayo. Where is my flower ring? Bigla niyang tanong. You didn't wear it? Namilog ang mata ko at agad tiningnan ang kamay ko. Nawala ko. Napapikit ako sa inis. Siguro nawala nung hinila ako ni Hera. You made me feel unwanted, ha? Huh? You lose it on purpose. Pang-aako sa niya. Agad akong humakbang sa kanya. I did not. Tanggi ko. Siguro nahulog. Napalunok ako at hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Nang mabilis siyang humakbang papalapit sa akin. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo sa harapan ko at inilapit ang mukha sa akin. You're pissing me off. Aniya sabay igting ng kanyang panga. I want to kiss your lips. Napasinghap ako at biglang lumayo sa kanya. Ngumisi siya nang makita ang reaksyon ko. You are really an independent woman when you are with other people.
You have a cat eyes which is very intimidating. And yet when you're with me, you just look like a puppy. Umawang ang labi ko nang bigla niyang kinurot ang pisngi ko. Cute. Ani at iniwan akong tulala at namumula. Ito na, sir. Hila-hila ng lalaki ngayon ang kabayo na kulay itim. Totoo nga ang kanyang sinabi na sobrang kinis at malinis. Maganda siyang kabayo. Ibinigay ng lalaki kay Leonardo ang lubid at ipinaliwanag sa kanyang dapat gawin kapag sakyan ito. Naibaba ko tuloy ang tingin ko sa damit ko. Nakadress lang ako. Wala pa akong suot na cycling. Let's go. Hinawakan niya ang kamay ko na ngayon ay nanginginig na. Nang maramdaman niya na nanginginig ako, ikulot noon niya akong binalingan. Are you okay? Nakadress lang ako. Ikaw na lang siguro ang sumakay. Binawi ko ang kamay ko sa kanya at tumalikod. Babalik na lang siguro ako kapag hindi na ako nakadress. Manong, aalis na po ako. Napatili ako ng isang bisig ang yumakap sa bewang ko at walang pahintulot na inangat sabay lapag sa akin sa may kabayo. Namilog ang mata ko at agad na kumapit sa kamay niya dahil sa takot. Bigla akong nanlamig at namutla dahil naging malikot ang kabayo. Easy boy, easy. Pag-aalo ni Leonardo sa kabayo habang ang kanyang isang kamay ay nasa hita ko. Napalunok ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Nakaupo ako ng pambabae kaya natatakot ako na baka mahulog. Diretso talaga ako sa lupa kung ganun. Ibaba mo ako. Kinakabahan kong sambit na ngayon medyo malikot pa rin ang kabayo. No, we will go. Just hold my hand. Ani at sumakay na rin sa kabayo. Nakagat kong ibabang labi ko nang pinulupot niya ang kanyang kamay sa bewang ko upang pumirmi ako sa pwesto ko. Habang ang isang kamay niya ay nasa lubid ng kabayo. Naramdaman kong kanyang hininga sa aking tenga. Don't be scared. Bulong niya. Humigpit ang kapit ko sa dress coat na papikit. Hey, don't close your eyes. Saway niya sa akin. Lilibutin natin ang buong lupain ng mga bilya mayor. Nagmulat ako ng mata sabay angat ng tingin sa kanya. Nang magtama ang aming paningin ay bumilis muli ang tibok ng puso ko at napalunok. Ngayon ko lang napansin na makapal ang kanyang kilay at bilik mata. Sobrang itim at matalim ang kanyang mata, kaya mas lalo siyang gumwapo. Matangos ang kanyang ilong at makurba ang kanyang labi. You're staring at me. I know I am handsome and you will see this every day once we are married. Ismert, uminit ang pisngi ko at gusto kong sampalin ang sarili ko. Alam kong gwapo siya pero sana naman pakibawasan para naman hindi ako tititig. Tumikim ako. Sige na. Hiya! Sigaw niya sabay patakbo sa kabayo. Napaakap ako sa kanya sa sobrang takot. Mabilis tumakbo ang kabayo kaya nagawa ko yun. Agad akong humiwalay sa yakap ng humina ang pagpapatakbo. He chuckled. Seriously? Sorry. Grabe, ang dami ko na talagang kahihiyan na nagawa ngayong araw. Gusto ko na lang magpakain sa lupa. Look, your father is very rich. But we're richer. Inawakan niya ang kamay ko at pinagsalikop ito. Hindi ko maiwasan ang magtaka sa lalaking ito. Ang touchy niya sa akin na bago pa lang kaming magkakilala. Pabaero siguro to. Nang tiningnan ko ang kanyang sinabi, bigla akong namangha sa laki ng oval. Nang nilingon ko ang mansyon ay sobrang layo na nito na halos hindi ko na makita. Ang lawak. Nasabi ko na lang. Hindi pa ako nakapunta rito, pero medyo alam ko ang daan. Ani at ininto ang kabayo. Nauna siyang bumaba bago niya ako binaba. Itinali niya ang kabayo sa isang kahoy at lumapit sa akin. Let's go. Naglahad siya ng kamay sa akin. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ito. Ang dali niya kasi. Bago pa lang naming kita, nahalikan na niya ako. I am not supposed to feel this way, but his presence made me nervous all the time. Siguro dahil sobrang gwapo niya. He pouted. You made me feel unwanted again. Are you ashamed of me? Napangiwi ako. Hindi. Inilagay ko sa likod ko ang kamay kong nanginginig. Bago pa kasi tayo nagkakakilala at saka kumunot ang noo niya. Alright. I'm sorry if I made you uncomfortable. Pasensya na. Yumuko ako at kinagat kong ibabang labi. Let's go. Let's go to Batis. Batis? Umawang ang labi ko at nawala ang kaba sa aking dibdib. May Batis dito? Binalingan niya ako at nginitian. Yup. Pero hindi na parte ng mga bilya mayor. Hala, gusto kong tingnan. Bigla akong na-excite. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko talaga ng water.
Basta mga anyong tubig na e-excite ako bigla. Can I hold your hand then? Mahinang tanong niya. Bumilis ang tibok ng puso ko lalo na nang pumungay ang kanyang mata. Alam kong maaga pa para sa'yo, but I like you. Pag-amin niya, namilog ang mga mata ko. That's why I am like this. I like you so much. Nag-iwas siya ng tingin at sinapo niya ang kanyang mukha. Makaka-move on ka rin. Sambit ko at nilabanan ang panginginig. Marami na nagsabi niyan sa akin. Kadalasan, mga anak mayayaman katulad mo. Pero nang malaman nilang akong anak sa labas, lumalayo sila sa akin kaya makaka-move on ka rin. What? Nalilito niyang tanong. Mabilis na humakbang papalapit sa akin. Are you kidding me? You want me to move on? Oo. Nauutal ko na sagot at nag-iwas ng tingin sa kanya. Unbelievable. Ngumisi siya sabay hawak sa kamay ko na walang pahintulot. I don't want to move on. This is the first time I experience being crazy to someone. Natulala ako nang bigla niyang inanghat ang kamay ko at hinalikan ito. So let me. Pinagsalikop niya ang aming kamay at nagsimula na kaming naglakad. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang patungo kami sa sinasabi niya na batis. May naririnig na ako na agos ng tubig kaya malapit na kami. Napalilibutan ng mga punong kahoy ang dinaraanan namin kaya wala akong ibang naramdaman kundi ginaw. We're here. Binitiwan ni Leonardo ang kamay ko at naunang naglakad sa may batis. You like it? Agad akong tumangot niya kapang sarili. Kahit hindi na sumulong sa tubig ay ramdam na ramdam mo na ang lamig sa tubig ng batis. Tinuon ko ang pansin ko sa batis at hindi ko mapigilan ang mamangha dahil sa sobrang linaw. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Leonardo. Nang binalingan ko ito ay naguhubad na ito ng pangibabaw na damit. Namilog ang mata ko. Hoy! Sigaw ko na ikinatigil niya sa paghubad. Kumunot ang kanyang noo at binalingan ako. Nakataas na ang kanyang isang kamay habang nakatingin sa akin. What? Bakit ka naguhubad? Nauutal ko na tanong at umatras. I'm going to swim. Ani at tuluyan ang hinubad ng kanyang pangibabaw na damit. Agad akong tumalikod nang mahubad na niya ang kanyang damit. Sinapo ko ang dibdib ko dahil sa kabat tensyon. Ano ba naman tong lalaking to? Namilog ang mata ko at mahinang napasinghap nang marinig kong pagbukas ng kanyang zipper. Kagi, maghuhubad ba siya ng jeans? Kung gusto mong maligo, tumikim ako at mas lalong niyakap ang sarili. Maligo ka. Iintay na lang kita sa may kabayo. Aalis na sana ako nang magsalita siya. No, you stay here. Hindi ako magtatagal. At narinig ko na lang ang pagsulong niya sa tubig. Nang nilingon ko ito'y umawang ang labi ko. Nang makita kong kanyang sapatos, polo shirts at jeans sa may bato, hindi ko mapigilan ng mapangiwi dahil sa nakita. Naghanap na lang ako ng mauupuan at napagdesisyon na nahintayin siya. Hey! Nakita ko si Leonardo sa batis. Nakatingin na sa akin. Kitang-kita kong kanyang matipunong katawan. May kailangan ka ba? Nauutal na tanong ko at nag-iwas ng tingin. Give me my polo shirt. Utos niya sabay turo sa itim na polo shirt niya na nasa batuhan. Okay. Tumayo ako at naglakad patungo sa may polo shirt niya. Kinuha ko ito at naglakad papalapit sa kanya. Inangat ko ang damit ko dahil baka mabasa ng tubig. Ang lamig talaga. Ito na. Inilahad ko sa kanyang polo shirt. Nakita kong pagdaloy ng ilang butil ng tubig sa kanyang buhok, patungo sa kanyang katawan. Kinagat ko ang aking labi at nag-iwas ng tingin. Thanks. Kinuha niyang polo shirt sa kamay ko at akmang babalik na sana ako sa pwesto ko kanina. Kaya lang ay bigla niyang hinablot ang kamay ko at hinila patungo sa kanya. Nanlaki ang mata ko at agad na patili dahil sa nabasa ako. Sumampa ako sa kanyang dibdib. Pumilis ang tibok ng puso ko dahil sa nangyari at agad siyang itinulak papalayo sa akin. Bakit mo ginawa yun? Galit na tanong ko at agad niyakap ang sarili. Mahina lang siyang tumawa at pinagmasdan ako. Nakita ko ang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi habang pinasadahan ako ng tingin. Ngayon ko lang na-realize na bumabakat pala ang panloob ko sa dress ko. I just want you to join with me. That's all. Pinulot niyang nabasana niya na polo shirt. I'm not comfortable swimming alone. Gago ka ba? Hindi ko maiwasan ang sabihin yun. Kita mong nakadress ako eh. Sigaw ko. Galit na. Umawang ang kanyang labi. Nagulat sa galit na galit kong reaksyon.
Inis ko siyang sinabuyan ng tubig at nagmarcha patalikod. He is a jerk. Hindi na sana ako sumama sa kanya. Baka naman may balak siya sa akin kaya niya ginawa yun. Anong akala niya sa akin? Easy girl, porket nahawakan niya ako't nahalikan? Where are you going? Papanganib na tanong niya. Hindi ko siya pinansin at bumalik na sa dinaanan namin kanina. Kumawak ako sa may punong kahoy upang hindi ako madapa. Hey! Naramdaman ko ang kanyang pag-ahon kaya binilisan ko ang paglakad ko. Kailangan ko nang makabalik para makapagbihis. Ashley! May banta sa kanyang tawag. Hindi ako sumagot at hinahanap ang daan kung saan kami dumaan kanina. Napupuno na ng mga kahoy ang lugar kaya medyo naliligaw na ako. Mabuti na lang at hindi ako naniwala sa I like you niya. Talaga namang imposible. Nasaan na ba yun? Hahawiin ko sana ang kahoy na humarang nang may malamig na kamay na pumigil sa akin. Namilog ang mata ko nang makita ko si Leonardo. Tanging boxer lang ang kanyang suot at ang kanyang polo shirt na basa ay nasa kanyang kanang balikat. Nakasabit. I'm sorry. Seryoso niyang sambit sabay bitaw sa kamay ko. Stay here. I will call my people. Tumalikod siya sa akin at may denial sa phone niya. Kumunot ang noo ko at nanatili lang ng tingin ko sa kanya. Hello? Hindi na ako nakinig sa kanilang pinag-uusapan ng katawagan niya at mahinang nagpatuloy sa paglalakad. Nawala tuloy ang mood ko at nag-ibang tingin ko sa kanya. He is a playboy and I think he is playing with me. Siguro tingin niya ang easy ko na babae na kayang-kaya niya akong makuha sa madaling panahon. My future husband is a playboy and now I think he is testing me. Kinuyom ko ang kamaako at binilisan na lamang ang paglalakad kahit nanginginig na ang labi ko sa lamig. Kailangan kong mag-ingat sa lalaking ito. Hindi niya talaga ako gusto. He is just playing with me. Siguro tinitest niya ako kung ano nga bang meron sa illegitimate daughter ni Emilion Villamayor. Hey, I told you to stay. Nadapa ako nang marinig ko ang boses niya. Napapikit ako sa sakit lalo ng palad ko ay dumiretso sa matulis na bato. Aray! Tiningnan ko ang kamay ko na nagdurugo na. This is what I am telling you, Ashley. Narinig kong galit na sambit ni Leonardo at naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bewang. Tinayo niya ako at pinaharap sa kanya. Salubong ang kanyang makapal na kilay at madilim na ang kanyang tingin sa akin. I told you to wait. Umigting ang kanyang pangat na patingin sa kamay ko. Tingnan mong nangyari. Para tuloy akong tuta na pinapagalitan ng kanyang amo. Hindi ako makapagsalita at di naman na lamang ang hapdi ng sugat ko sa palad. And I'm sorry. Dagdag niya at nag-iwas siya ng tingin. I hope you will not ignore me after this or I'll get crazy. Hindi ako nagsalita at hinayaan na lang siya na hawakan ako. Iho, anong nangyari? Natatarantang salubong sa amin ni Tita Talina nang makita kaming basang-basa. May tuwalya na sa aking balikat habang hawak naman ni Leonardo ang kamay ko kung saan may sugat. I'm okay, Tita Talina. Si Leonardo sabay baling sa akin. Si Tita Talina ay agad bumaling sa akin. Galit na ang kanyang mukha ngayon. Anong ginawa mo sa kanya, Ashley? Pang-aakusa na tanong ni Tita Talina. Dinala mo ba siya roon? Tita, as much as possible, please don't shout at her. Si Leandro sa malamig niyang boses. Humigpit din ang kanyang hawak sa akin. I don't like it when you started shouting at her. It hurts my feelings. Mahinang napasinghap si Tita Talina at biglang hindi nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa amin at bumaba pa ang kanyang mata sa kamay namin ni Leandro. Nanginginig pa rin ang labi ko dahil sa lamig at tingin ko putlang-putla na ako ngayon. Ouch! Daing ko nang maramdaman kong hapdi sa aking palad. Nasa may kwarto ko ngayon kami. Nakasuot na ng damit si Leandro samantalang ako'y nakaroba pa lamang. Nahihiya ako para sa aking sarili. Dahil itong unang beses na may lalaking pumasok sa kwarto ko. I mean, unang beses na pinapasok. Noong una kasi, pumasok siya na walang permiso ko. Nakaupo sa maliit na stool si Leandro. Habang ang aking kamay na may sugat ay nakapatong sa ibabaw ng hita niya. Nilalagyan niya ng ointment ang sugat ko kaya medyo mahapdi. I'm sorry. Ani at nagpatuloy sa paggamot. Okay lang. Pumikit ako at kinagat ang ibabang labi ko. Hindi na tayo babalik doon. Desisyon niya habang nasa kamay kong tingin. Mahina akong tumangot, hindi na lamang nagsalita. Mas gugustuhin ko na lang na tumahimik kasi wala naman akong masasabi sa kanya. Babalik ako rito. Salita niyang muli. I heard your sister's birthday is near. We are invited so we're going to see each other again.
Nang matapos na niyang gamutin ang sugat ko, tumayo siya at biglang sinapong mukha ko. Napalunok ako na magtama ang tingin naming dalawa. Namilog ang mata ko at hindi makagalaw nang unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko at nanginginig ang tuhod ko. Halos hindi ako makahinga ng tuluyan nang lumapat ang kanyang malambot na labi sa aking kaliwang pisngi. Ilang segundo ang kanyang paglapat doon bago siya humiwalay sa akin. Biglang uminit ang pisngi ko at halos hindi na makatingin sa kanya. Kumuyumang kamao ko sa aking palad at yumuko. I'm going back. Sapo-sapo ko ang buong mukha ko ngayon habang nakatitig ako sa salamin. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang paghalik sa akin. Inilagay ko sa tapat ng dibdib ko ang palad ko at pinakiramdaman ang bilis ng tibok ng puso ko. Umawang ang labi ko nang maramdaman na hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang kanyang pagtibok. Hindi ko alam kung ano ito pero kinakabahan ako. Sinuklay ko ang aking buhok at pilit winala sa isip ko ang kanina. Hindi ko dapat iniisip yon. Hindi pa man ako naka-experience ng pagjojowa, hindi naman ako masyadong tanga para sabihing mabait at ideal man lahat ng lalaki. Judging from the way he moves, marami na siyang babaeng nakasalamuha, kaya hindi dapat ako magpadala sa kanya. Tinapos ko ng pagsusuklay ko at akmang tatayo na sana ako, nung may biglang kumatok sa pinto. Bumuntong hininga ako, tumayo mula sa pagkakaupo. Dumiretso ako sa may pinto at binuksan ito. Pumungat sa akin ng nakahalukip-kip na si Amira. Bihis na bihis siya at puno ng makeup ang kanyang mukha. Nang makita niya ako, itinulak niya ng malakas ang pinto at pumasok siya sa loob ng kwarto ko. Anong ginagawa mo rito? Sinarado kong pinto at tiningnan siya. Bumaling siya sa akin at nagtaas ng kilay. Let me tell you something. Kinalas niya ang pagkakahalukip-kip niya at umupo siya sa kama ko. Ano yun? Nag-angat siya ng tingin sa akin sabay ngisi. I am going to tell father na tatanggapin ka na niya bilang anak niya. Magkakaroon ka na ng karapatan sa lahat ng ari-arian niya at hindi na kita guguluhin. Panimula niya. Bigla akong nagduda sa kanyang sinabi. Siguro ay may kailangan siya sa akin. Kaya niya ito sinabi. Ano kaya yon? Anong kailangan mo? Tanong ko sabay halukip-kip. Humalakhak siya at napailing sa akin. Hindi ka naman pala bobo eh. Alam mo agad na may gusto ko mula sa'yo. Hindi ako nagsalita at nanatili lang nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga siya at nginitian ako. I want you to back out on the fixed marriage. Nagulat ako sa sinabi niya. Yun lang ang gusto ko, Ashley. Tumayo siya at inayos niya ang kanyang buhok. You know, I like Leonardo. At tingin ko, mas bagay kami. You don't mind naman, di ba? I will also accept you as my sister once you back out. And I will convince Dad about you being his daughter. Ipapakilala pa kita sa mga friends ko as my sister. Hindi agad ako nakapagsalita. Masyado akong nagulat sa kanya. Humalakhak siya muli. And obviously, pinaglaruan ka lang ng lalaking yon. Sigurado ako na pinagtatawanan ka na niya sa kanila. You are so stupid to let him. Lumapit siya sa akin at tinapik ang balikat ko. Think about it. I know your life will be better without getting married. You can freely go to school again and visit your mom who is sick. Anya bago niya ako nilagpasan at iniwan ng mag-isa. Buong gabi ko inisip ang sinabi ni Amira sa akin. Now that she likes him, maybe father will consider her request at mas mabuti talaga na hindi ako kasal para malaya akong makapagbisita. At saka ayokong ikasal sa tao na hindi ko mahal. Ang akin lang ay ang matanggap na ako ng buong buo ni Papa. My birthday is near, Daddy! Tumitiling sambit ni Amira habang kayakap si Papa ng kumakain sa hapagkainan. Nakita ko sina Lex at Jana na naglalagay ng mga bagong luto na pagkain sa lamesa. Sinalinan din nila ng tubig ang mga walang laman na baso. I know, my beloved daughter! Humahalakak si Papa nang pinaulanan siya ng halik ni Amira sa pisngi. Tahimik lang akong kumakain at tahimik na pinapakinggan ang kanilang pag-uusap. Sa tuwing kakain kami, ako lang ang tahimik. Bukod sa hindi ako masyadong pinapansin ni Papa, palagi akong pinipigilan ni Tita Talina na magsalita. Katabi ko kasi siya palagi, kaya pinapatid niya yung binti ko kapag aamba akong magsalita. Of course, darling. Hindi ako papayag na hindi ang grande ang birthday mo. Si Papa. Emilion, binaba ni Tita Talina ang kanyang baso. Kailan mo ba ipapasa kay Amira ang kanyang mana? She will be the next CEO of Villamayor Hotels, right?
Of course, Talina. When she reach 23, she will take over my place. Seryosong sambit ni Papa. May 2 taong pa bago niya makuha yon. Tuwang-tuwa ang mag-ina sa sinabi ni Papa. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at nag-angat ng tingin kay Papa. Kailan po ba ooperahan si Nanay? Biglang singit ko na ikinawala ng ngiti ni na Amira at Tita Talina. Si Sophia ay saglit lang na nag-angat ng tingin sa akin bago bumalik sa kanyang kinakain. Next week. Tipid na sagot ni Papa bago nag-iwas ng tingin. Binalingan naman ako ni Tita Talina. Nagmamadali ka ba, iha? Are you worried na baka hindi tutupad ang asawa ko sa usapan? That's not what I meant. Para kasing ganun eh. Bumiti siya ng plastic sa akin. My husband is a billionaire. Wala lang sa kanyang pagpapa-opera ni Athena. And why are you in a rush? Hindi naman siguro malala ang sakit ni Athena, right? Hindi ako makapaniwala sa kanya. Nakangiti lang siya sa akin bago ibinalik ang sarili sa pagkain. Kinuyom ko ang kama ako sa ilalim ng lamesa. That's enough, Talina. I am not rude to her, Emilion. Humalakak si Tita Talina at umayos ng upo. By the way, wala ka man lang bang magawa sa request ng anak mo? She likes Leonardo a lot at gusto kong binatang yun para sa anak ko.